Hello guys, kamusta? Ito pala si Mr. Do TV Official. Magandang umaga sa ating lahat dyan, lalong-lalo na sa mga OFW dyan. Shout out. Ngayon, meron lang tayong topic na sandaling topic lang to. Kasi nandito tayo sa ospital, nagpa-check up kasi yung misis ko, mga anak na. Kaya ito guys, yung topic lang naman natin ay kung okay ba lutuin yung frozen na manok, dressed chicken. Advice ko sa inyo guys, huwag kayo magluto ng frozen na manok. Kasi once na frozen yung niluluto nyo, nako, ang tagal maluto, tapos matigas yung balat, parang bahaw yan pag naluto. Matigas yung balat. Gusto ko lang na malaman nyo na yung 3 days pataas na frozen, ano na yan, parang para sa akin, wag nyo nang lutuin yan sa lechon manok pag nagbibinta tayo. Pero yung bagong manok, yung fresh pa talaga, tapos na-injikan nyo na marinate, yan, pwede siyang ma-frozen kasi naka-injik na tayo ng ingredients natin, yung ating recipe. Pero pag hindi pa natin na-injikan o na-marinate tapos frozen na yung manok 3 days pataas, para sa akin huwag nyo nang lutuin at ibinta yun kasi nagbibigay lang yun ng problema sa ating negosyo. Kasi yung mga taong bibilin yan, akala nila bahaw yung manok. Alam nyo ba yung bahaw, yung sa Tagalog, yung kahapon pa tapos niluto ulit ngayon, yun yung bahaw. Ayun lang naman yung gusto kong i-ano, kasi may nagtanong sa akin kung bakit yung manok nila dry, bago naman pero dry, tapos matagal maluto, matigas yung balat. Sinasabi ko sa kanya, baka frozen yung manok mo bago mo na-injikan or bago mo na marinate. Sabi niya, oo, frozen. Kaya wag niyong lutuin yung frozen kasi yun na yung sinasabi ko. Nagbibigay lang yan ng problema sa ating negosyo. Piliin nyo yung fresh talaga. Pag nag-order kayo sa panel o yung mga wholesaler, sabihin nyo yung fresh talaga. Kasi pang lechon manok nyo yan. At yun lang muna guys, para malaman nyo rin na pag frozen, wala talaga yan. Sana nakatulong ako kahit konti lang. At magandang buhay sa ating lahat. Godspeed.